So eto na mga kaibigan, ang ganda ng balita natin ngayon. Troy Rosario, perfect na perfect bilang power forward ng Barangay Ginebra. May magandang plano pala si Coach Tim Cohn kapag ka nakapirma na ng kontrata si Troy Rosario. And bago yan kaibigan, palayag and subscribe po muna ako. Then pahit na rin po na notification bell. Maraming salamat po. Finally mga kaibigan, semifinals na at makakalaban po ng Ginebra sa game 1 nila ang San Miguel Beer, ang kanilang sister team mga kaibigan. So yung sistema ni Coach Tim Cohn sa Barangay Ginebra, nung huling mga naging laban nga po ng SMB at ng Gino ay iba na ngayon mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, merong Jody Vance na rin ng Barangay Ginebra, which is panablayan mga kaibigan. Alam naman natin, no, si Jody Vance hindi ganoon ka-agresibo dahil medyo may edad na rin. Pero nagiging fit siya sa sistema ngayon na triangle offense. Ito nga pong si Coach Tim Cohn. At nakita natin sa mga recent practice po ng Barangay Ginebra mga kaibigan, talagang ang nagiging problema ngayon ay yung magiging kapalitan po na big man o sentro nito nga pong si Japet Aguilar. Well, agad naman po pumasok sa isipan ng Ginebra team, no, kung sakaling makuha na nila etong si Troy Rosario at yung kontrata inaayos na yun mga kaibigan. Si Chua inaasikaso na yun mga kaibigan, dahil itong si Troy Rosario inamin niya mismo na talagang sa Barangay Ginebra niya gustong makapaglaro. Dream team niya po yan mga kaibigan, yan po ang katotohanan. Perfect po bilang magaling na power forward, at the same time pwedeng maging sentro etong si Troy Rosario mga kaibigan, at magaling din at magandang kapalitan itong si Japet Aguilar sa second half ng game kapag napapagod si Japet. Yun naman ang naging problema, yung sistema ngayon ni Coach Tim Cohn, kailangan ay mabantayan po itong si Junmar Pajardo. Ang problema dito, kapag napagod si Japet, kakabantay kay Junmar, walang magre-relieve na panibagong player, no? Alam naman natin yung kaliber po o kalibre nitong si Troy ay talagang masasabi natin dalawang posisyon po ang kayang laruin, forward at bilang sentro kayang-kaya po mga kaibigan. Ayon din sa ilang ating mga updates mga kaibigan, etong si Troy Rosario ay gusto na nga makipractice sa Barangay Ginebra. So parang ini-aim na po niya na sa Ginebra talaga siya mapupunta. Kasi kung titignan niyo mabuti, no, mga kaibigan, makinig po kayo, hindi talaga siya pipirma ng kontrata sa TNT, hindi rin po mga kaibigan sa Blackwater Bossing dahil pinakawalan nga po siya, at hinding-hindi po sa SMB dahil loaded na po yun sa mga star player. So isa na lamang ang kupunan na ating nakikita rito na malaki ang chance si Troy at doon nga po sa Barangay Ginebra. Kulang kasi talaga mga kaibigan sa player ngayon ng Barangay Ginebra. Pero take note po mga kaibigan, dahil po nakapirma o kapipirma pa lamang ni Joe Devance sa Barangay Ginebra, posibleng tapusin muna ang kontrata ni Devance. Then after nun, ipapasok po itong si Troy Rosario. At kung sakaling agad-agad as soon as possible ay makapirma ng kontrata si Troy Rosario sa Barangay Ginebra, ay baka next season pa po itong makapaglaro sa Gene. Pero yung sinasabi nating practice game, pwede siyang maglaro dyan dahil siyempre practice lamang yun mga kaibigan, para makuha ang chemistry at momentum ni Troy Rosario sa mga player po ng Barangay Ginebra. So yun lamang update natin, alabangan po natin October 9 ang semifinals nga po ng Ginebra kontra sa San Miguel Beer. So maraming salamat po mga kaibigan.